Tahu. Sering pijat ya. Paling pijat babai. Anu jangan ngomongin. Hanapin ko mo si Robby. Paano si Rodrigo? Tapos na rin sa amin ni Lahat. Margarita, bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Bakit bigla lang yun? Alam niyo, umaasa ako na kahit papano. Kung malaman niya Rodrigo, may intindihan niya ako. Nasapat na yung pagmamahala namin sa isa't isa. Para makita niya yung mga pinagdaanan ko. Para maunawaan niya ako. Pero nagkamali ako. Nasaktan kasi siya. Ang pinanggalingan naman dun, yung pagmamahal niya sa'yo. Siguro. Pero yung naging tingin niya sa'kin, yung naging panghusga niya sa'kin, isa lang ibig sabihin na, hindi niya ako ganun kamahal. Pinandidirihan niya ako, Ate Didi. Pinandidirihan niya ako. Hindi ko siya kailangan. Ang kailangan ko yung lalaking makakatanggap sa akin kung ano ko. Hindi siya yun. Hindi siya yun. Pamilyar yung tao na yun dahil nakita ko siya mismo sa ospital nung isinugod si Mangkating. Ang hinala ko, meron siyang kinalaman sa pagkamatay nito. Bernard, naririnig mo ba yung sarili? Eh, hindi logical yan eh. Nakita mo siya nung nandun si Carding. Therefore, siya ang pumatay kay Carding. Iniwan ko siya doon, stable siya eh. Tapos biglang namatay, ano yung coincidence? May mga tao perfectly healthy, walang sakit, pagkatapos bigla na lang bumabagsak at namamatay ng walang dahilan. Eh, lalo na yung lagay ni Carding. Ang sinasabi ko kasi, mukhang tama si Rodrigo. Baka mayroon pang taong mas mataas kaysa kay Scarface na siya nagbayad para ipapatay si Mang Carding. Baka siya rin yung utak ng sindikato na kinabibilangan ni Scarface. Nandiyan na naman ba tayo? Ano gusto mong palabasin? Na hindi ko alam ang trabaho ko? Na whitewash ito? Mas pinaniniwalaan mo pa yung Rodrigo yun eh! Nong, hindi naman kaya masyado tayo nagmadali isa rin yung kaso. Mali natin, baka may mga ibang angulo tayo hindi nakikita. Kung hindi tayo kikilos, malamang ginagawa na to ni Rodrigo. Hayaan na lang ba natin siyang gawin to? Hayaan na lang natin maunahan tayo? Wala siyang makikita. Mga kababayan, ang pinagbabawal na gamot ang nakakasira ng pundasyon ng kapilipunan. Hindi ba nagkalag sa mga billboards dyan na nagsasabing sino to drugs? Sino to drugs? Tignan mo natin. Yes tayo ng yes. Puro yes tayo, yes tayo. Tapos pag-aralan natin paano mag-say no to drugs. Sarili mong anak ko, nagtatawa lang ka. Eh, honey, kailan ka ba naman hindi pinagtawanan ng gaagang ito? Basta ayoko na. Kung gusto mo ako manalo, I'll do it my way. Robert's way, ha? Okay? Yan na nga ang kinatatakot ko, honey. Salamat po, ano? Ano yun? Huwag mo nga nang good contact yun tsaka right manners. Bakit? Kanino pa bang magmamana yun, honey, kundi sa'yo? Ang kinatatakot ko. Sige na. Mga kababayan! Ang pinagbabawal na gamot ay ang sumisira sa pundasyon ng ating lipunan. Oh, huli na to ah. Ba't ba natin ginagawa to? Inakasarado na yung kaso ah. Kailangan natin gawin to. Gusto ko lang makasiguro. Sa tingin mo ba mali ang ininom mo?
Sana mali ang hinala. Pakiramdam ko meron siyang kinalaman dito. Sana mali ang hinala ko. Mabigat na paratang to. Matibay na ebidensya ang kailangan mo dito. Pader ang binabangga mo. Handa ka ba? Hindi na makakabay sa firing range. Natunugan ka na nila Velasquez. Alam na nilang kaya ka nandun para mag-imbestiga. Pero alam ko na ngayon involved si Velasquez sa sindikato. Kung di ko papakinggan ng mga otoridad, lalapit ako sa ninyo. Pero kailangan mo na ebidensya. At least yan ang isang macho sa Kalamba, pag-aari ni Velasquez. Pero nakapangalan sa tiyahin niya. May kontak ako dyan. Napag-alaman ko, at may pumupunta si Velasquez dyan, lagi may dalang mga bag ng pera. Mauutak talaga. Umiiwas sa left side check ang loko. Alam niya kasing mahigpit kayo ng mga bangko sa money laundering. Kaya hindi niya pwede basta-basta i-deposit ang pera. Pero magiging patunay yun na mas malaki ang pera niya kaysa sa dapat nakitain. Mga pera nang galing nasa illegal na paraan. Diyan niya dinadala mga dirty money niya. Kapalit ng konting halaga, pinapadeposito niya sa ibang tao yung pera. Kapag nahanap niyo yung mga taong yun, may tutumba mo si Velasquez. Eh kung ganun, kailangan ko maglagi sa lugar na yan. Kailangan ko lang ng ilang linggo para matukoy ko sino yung mga taong yun. Tutulungan ka ng mga kontak ko. Salamat sa lahat ng tulong mo yun. Yung mga lalahanin yun. Mag-iingat ka, Rodrigo. Mayin ka kaila Velasquez. Alam ko. Kung ako sa'yo, umiwas ka muna bumalik doon sa inyo. Delikado, madali ka nila matutuntun. Kilala ko, ligaw ng mga bituka ng mga yun. Hindi lang ikaw ang babalikan nila, pati mga mahal mo sa buhay madadamay. Hindi ko na kailangan bumalik doon. Wala lang akong babalikan. Sige, pare. Sigurado po ba sa pinuntaan natin? Oo, sigurado ako. Pumasok ka lang dyan, tapos may makikitang abandonadong resort. Sa dulo nun, yun ang mansyon na hinahanap mo. Oo, okay. Tama.